Kung ano naman mangyayari sa akin, kayo lang bahala kay Lola. Itzan, huwag kang magsalita ng ganyan. Malapit na tayo sa ospital. Kundi bilis na lang. Mamihira ako itong loops. Mauuna bata ako sa iyo sa langit. Kung doon nga ipunta ko. Bruce, no. Ililigtas mo ang buhay ko, kaya ililigtas rin namin ang buhay mo. Gagawin namin ang lahat. Ayaw mo ba talagang magpanamay? Shhh! Itzan, huwag ka na magsalita. Ipunin mo yung lakas mo. Huwag ka mag-alala, ha? Kakayanin natin ito. Malunusutan natin ito. Gaya lang ng mga problema ang lagi natin nalunusutan. Ha? Okay, Itzan. Basta, pabor ko na lang dito kay Madam. Pag namatay ako, huwag niyo na ako iburo na lang matagal. Para hindi masayang ang araw niya dito sa mundo. Nahuli kaninang umaga si Baldomero Enriquez at nailigtas ang batang binihag niya kaninang umaga na nakilala lamang bilang kamag-anak ni Sofia Delgado. Ang scam artist na lumutang kamakailan bilang tunay palang tagapagmana ni Manalastas. Sir, pwede niyo po ba sabihin ko anong kinalaman niyo kay Sofia Delgado? Wala akong kasasabihin. Ganyan ko nakakausap sa abogado. Ayon sa balita, si Delgado talaga ang tunay na pakay ng suspect. Subalit pagkatapos man laban ni Delgado ay ang batang kamag-anak na lang niya ang tinangay ni Enriquez upang siya'y makatakas. My gosh! Matatanda ang dating prime suspect sa murder ni Madam Ana Manalastas si Enriquez. Pero napawalang sala siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kuya, halika, dali. Panorin mo to. Dahil sa tulong di umano ni Delgado at ng kanyang mga kasamahan ay natunto ng kinaroroonan ni Baldomero Enriquez at nailigtas ang batang biktima. Nagkaroon ng paglalaban kung saan nabaril ang isang lalaking nakilala lamang sa pangalang Bruce. Tara sa ospital, Yanni. Bilis! Tawagin ko si Jopez. Dahil sa pangyayari ito, binubuksan muli ng pulisya ang investigasyon sa angulong si Enriquez nga ang tunay na pumatay kay Manalastas. Itzan. Itzan, Sofia. Kung ano man mayayari sa akin, kayo nang mahala kay Lola. Itzan, huwag kang magsalita ng ganyan. Astig ka, diba? Ang tapong-tapong mo eh. Konting taste na lang. Ano ka ba? Dito lang kami sa labas na hindi ka namin iiwan. Sa kaya mo yan, huwag kang susuko, ha? Saan? Saan? Salamat sa lahat. Hello, ma'am. Hello? This is an emergency. May ipapagawa ko sa'yo. Emergency? Ako? Doble na po bayad niyan, ma'am. Titriplin ko pa. I don't care. Just make sure you do this now. Taglado, ma'am. Ano po ba yung pagkagawa niyo sa akin? Magdadala ka ng mensahe para sa akin. Para kay Baldo Enriquez. Nasa presinto siya ngayon. Nakuha na namin ang bala sa katawan ng pasyente, pero may isang maliit na fragment na naiwan sa may bandang puso niya. Kailangan natin tanggalin ito. Medyo delikado ang operasyon. Dok, iligtas niyo yung pinsan ko. Parang awa niya na. Gagawin namin ang lahat, pero kailangan masalinan siya ng dugo kasi maraming dugo ang nawala sa kanya. May kilala ba kayo na pwede mag-donate ng dugo? Ako! Pareho kami ng blood type ng pinsan ko. Okay, check natin yung dugo mo. Sige. Kailangan na malaman ni Lola yung nangyari kay Bruce. Minsan sasama ako. Ako magsasabi kay Lola. Hindi na, Jopet. Kailangan ka ni Bruce, tsaka mahina ka pa. Oo nga, Insan. Tama nga naman si Madam. Basta kami na magsasabi kay Lola. Dito ka na lang kay Bruce. Tara. Sige, Insan. Mag-ingat ka. Ingat kayo.
Vincent. So sorry, Jopin. Kamusta na siya? Critical pa rin daw, sabi ng doktor. Sandali lang. Wala. Sandali. Sandali. Wala. Oh, Sophia. Ana, bakit kayo lang dalawa? Nasaan ang mga apo ko? Lola, siguro maupo po muna tayo. Bakit? Bakit kailangan ko pang maupo? Lalo lang niya akong pinakakaba niyan eh. Bakit ba? May nangyari ba? Ano ba nangyari? Nasaan ang mga apo ko? Lola, huwag ko kayo mabibigla. Bakit? May masama bang nangyari kay Jopet? Hindi ho, Lola. Si Bruce ho, nasa ospital. Si Bruce? Bakit? Anong nangyari kay Bruce? Bakit siya na ospital? May tama ho kasi siya ng baril eh. Sa ngayon, inooperahan ho siya. Nandun ho si Jopet ngayon nagbabantay. Ano nangyari? Ba't siya na baril? Lola, nabaril po ang apo niyo dahil sa akin. Sinagip po niya ang buhay ko. Iniligtas po niya ako. Ay, bakit kaya nung Lola, sandali lang. Lola, sandali pa. Kuminaon po kayo. Dalhinin niyo ako ron ngayon din. Lola, bakit hindi niyo ako ngayon? Bakit ako ngayon? Ang bakit? Ano ba ang pumasok doon? Ito kong makita apo ko. Baka kailangan ako sa loob. Kaya na ho, mag-aapo ko doon. Kaya na ho, matiin ko doon. Mag-asikaso kay pinsan. Dito na ho muna tayo, Lola. Lola, maupo ko doon. Lola, maupo pa muna kayo. Maupo pa kayo dyan. Kapit. Wala ako ng tubig para kayo. Lola, huwag po kayo mag-alala. Dahil yung apo niyong yun, ako, malakas po yun, tsaka matapang. Kayang-kaya niya to. Malalagpasan niya to. Alam ko pong mahirap, aling kayang. Pero kailangan niyo pong maging matatag para kay Bruce. Tayong lahat, magpakatatag tayo para kay Bruce. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magdasal. Na makalagpas tayo sa panibagong pagsubok na ito. Diyos ko, hindi ako madasaling tao. Hindi ako makakapagsimba linggo-linggo. At hindi ako tumutulong sa simbahan. Pero naniniklohod po ako ngayon. Bata pa ang apo ko. Marami pa siyang hindi nagagawa sa buhay. At marami pa siyang magagawang tulong sa kapwa-ata. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon na makapagbigay ng kasiyahan sa iba. Huwag niyo po muna siyang kukunin. Parang awa niya po ninyo. Madam, iniisip mo ba si Bruce? Basta namin, totoo Sophia. Sinalo ni Bruce yung bala na dapat pala sa akin. Madam, huwag mo kisihin yung sarili mo dahil kasalanan ko naman to eh. Hindi naman mangyayari ang lahat na to kung hindi mo ko sinagip kay Baldo. Sophia, ginawa ko yun dahil anak kita. Tungkulin ko na ipagtanggol ka at protektahan ka. Pero si Bruce, hindi niya kailangan gawin yun. Hindi niya dapat ginawa yun. Hindi siya yung dapat nandito ngayon. Tama na, madam. Wala namang may gusto nang nangyari. I'm sorry, Sophia. Kung hindi dahil sa atin, hindi mo papahamak yung pinsan mo.
Sigurado ako, madam. Pag yung si Insa naging okay yan, sabihin nun sa'yo na huwag ka na magreklamo. Huwag ka na humingi ng tawad. Magpasalamat ka na lang. Kasi sigurado ako kung mabibigyan ulit siya ng pagkakataon. Ganun pa rin naman yung gagawin niya, madam. Kasi ganun si Insa eh. Hindi siya madamot. And yung sarili niya, ibibigay niya sa iba.